welcome back sa aking channel. Another video tutorial na naman po ang aking i-share today. Pero kung bago po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more helpful videos na aking i-upload. So for today's video po, ang aking ituturo sa inyo ay ang updated process ngayong 2021 kung paano ba mag-apply ng SSS loan online. So kung interested po kayo sa topic na ito, keep watching po! Before tayo mag-start, alamin muna natin kung sino-sino ba ang qualified na mag-apply ng SSS salary loan. Ang mga qualified na mag-apply ng SSS salary loan ay una, lahat ng employed, self-employed at voluntary paying member ng SSS. Pangalawa, at least dapat may 36 months na total contribution sa SSS or 3 years na contribution. Pangatlo, dapat at least may 6 months na contribution within 1 year bago mag-apply ng SSS salary loan. So for example, ngayong June 2021 po kayo maglo-loan, dapat po may 6 months na hulog po kayo mula June 2020 hanggang May 2021. Pang-apat, dapat di pa nakakatanggap ng final benefits gaya ng total permanent disability, retirement and death claims. And panglima po, dapat ang SSS member ay 65 years old pababa sa date or araw ng kanyang pag-apply na SSS salary loan. So kung pasok po kayo sa mga nasabing qualifications na ito, pwede po kayo mag-apply ng SSS salary loan online. So una po, gamit ang inyong internet browser like Google Chrome, pumunta lang po tayo sa website ni sss.gov.ph. After that, may lalabas po na verification na I am not a robot. I-click lang po natin yung box ng I am not a robot para malagyan po ng check. And then, i-click po natin yung submit para makapasok po tayo sa website ni SSS. So once nakapasok na po tayo sa SSS website, i-click lang po natin yung member. And then, mapupunta po tayo sa member login. So ilalagin po natin yung user ID and password natin sa SSS. Kung wala pa po kayong user ID and password, need nyo po mag-register sa SSS online ng user ID and password nyo. Watch nyo po itong video kung ito kung paano magkaroon ng user ID and password sa SSS. Uploaded na po ito sa channel ko, panoorin nyo lang po ito at sundan nyo lang po yung step-by-step process kung paano magkaroon ng user ID and password. And ilalagay ko rin po yung link ng video ito sa description ng bago ko pong upload na video ito at sa pin comment ng video ito para madali nyo pong mahanap yung video kung paano magkaroon ng user ID and password sa SSS. So once may user ID and password na po tayo sa SSS, i-type lang po natin yung user ID and password natin sa SSS. And then, i-click po natin yung I am not a robot para malagyan po ng check. And then, i-click po natin yung submit. After that, makakapasok na po tayo sa ating SSS online account. I-click lang po natin yung e-services. And then, i-click po natin yung disbursement account enrollment module. Mag-i-enroll po muna tayo ng bank account kung saan po natin ipapasok yung loan natin sa SSS. By the way, kung may naka-enroll na kayong bank account and approved na yung supporting documents nyo, skip nyo na po itong step na to. And then, may lalabas po na reminders. Kahit may nakalagay na service unavailable, please try again. Ang gagawin nyo, lagyan nyo pa rin ng check or i-click nyo pa rin yung i-certify para magkaroon ng check. And then, i-click nyo po yung proceed. After that, mapupunta na po tayo sa bank enrollment. So, dito po sa disbursement account enrollment module, mag-i-enroll po tayo ng bank account kung saan po papasok yung perang ni-loan natin sa SSS. By the way, kung may existing na po kayong bank account and approved na yung supporting documents, pwede nyo na po i-skip to. So, ganito po natin siya pipilapan. So, una po, i-select muna natin kung ano yung i-enroll nating disbursement account. Kung bank account ba siya or ATM or e-wallet. By the way po, pag loan, hindi na po pwede ang e-wallet, mga bank account or ATM, and pwede rin po CIMB Bank app ang pwede na lang pong gamitin pag maglo-loan sa SSS.
bawal na po ang e-wallet pag maglo-loan sa SSS. Ang mga e-wallet gaya po ng GCash and Paymaya, pwede na lang po siya sa mga other SSS benefits pero hindi na po siya pwedeng gamitin pag maglo-loan sa SSS. So, ang sinelect ko po dito is bank. So, klinik ko lang po para magkaroon ng toldok yung bank. And then, i-select nyo lang po kung ano yung bangko nung ATM na i-enroll nyo. So, BDO po yung ATM na gagamitin. So, ang sinelect ko po is BDO Unibank Incorporated. By the way, iba po ang BDO network sa BDO Unibank. After that, i-type po natin yung account number dito sa dalawang box, sa bank account number and then sa confirm bank account number. So, dapat po same yung bank account number na ilalagay natin dyan. Dapat pareho po. And remind ko lang po, pag savings or debit card po yung i-enroll yung bank account, magkaiba po yung card number sa account number. Ang card number po is yung 16-digit na card number na nakalagay sa harap ng ATM nyo. Yung bank account po, iba pa po yun. Usually mga parang 10 to 13 digits po yun. Yung account number nyo po is makikita nyo usually dun sa deposit slip pag nag-open po kayo ng bank account sa mga bangko. Or kung sa office po galing yung ATM nyo, pwede nyo pong tanungin yung HR nyo kung ano yung tamang account number. Make sure po tamang account number yung i-enroll nyo sa SSS nyo. Pero pag yung BDO cash card po yung i-enroll nyo, ang account number po nun is yung 16-digit card number. Yun po yung ilalagay yung account number niya. So, once nalagay na po natin yung account number, i-click po natin yung select document type para isi-select po natin kung ano yung document na i-upload natin. So, ang i-upload ko po is yung ATM card with account number. So, yun po yung sinelect ko. And then, i-click po natin yung choose file para i-select na po natin yung picture na i-upload natin. So, ang i-upload ko po is yung ATM. So, i-click ko lang po yung picture na i-upload ko, yung ATM. So, makikita po natin ngayon sa tabi ng choose file, yung file name ng in-upload nating picture. So, nakalagay po ATM yung file name ng in-upload kong picture. So, once na-fill upan na po natin lahat ng information na kailangan, i-click lang po natin yung I agree para malagyan ng check. And then, i-click po natin yung enroll disbursement account. After that, mai-enroll na po yung in-enroll nating bank account. Once na-enroll na natin yung bank account, may lalabas po na confirmation na successful na daw yung pag-enroll natin na bank account. And then, may marireceive din po tayong email ni SSS na nakapag-enroll na tayo ng bank account. So, eto po yung sample ng email ni SSS. Nakalagay po dyan na nakapag-enroll na daw tayo ng disbursement account natin. And may marireceive daw tayong another email. Nakalagay doon kung approve or hindi po yung in-upload nating supporting documents. By the way po, hindi ibig sabihin na nakapag-enroll na tayo na bank account ay pwede na tayo mag-loan. Kasi po, i-approve pa ni SSS yung supporting documents na in-upload natin. So, once na-enroll na po natin yung disbursement account natin, makikita po natin sa baba na nasa enroll disbursement account for approval of servicing bank na po yung in-enroll nating bank account. Makikita po natin na nasa baba po siya ng Enroll Disbursement Account for Approval of Servicing Bank. And nakalagay po sa status niya na Supporting Documents for Approval of Servicing Bank. So wait lang po nating ma-approve ng SSS yung in-upload nating supporting documents. Usually po, mga 1 to 3 days bago natin malaman kung approve or disapprove yung in-upload nating supporting documents. So, para po malaman natin kung approve yung in-upload nating supporting documents, i-click lang po ulit natin yung e-services and then click po ulit natin yung disbursement account enrollment module. So, makikita po natin sa baba ng disbursement account enrollment module yung in-enroll nating bank account na nasa baba na po siya ng active disbursement account record with SSS. So, once nasa baba na po ng active disbursement record in SSS yung bank account na in-enroll natin, ibig sabihin po, approved na yung in-enroll nating bank account at yung in-upload nating supporting documents. So, ibig sabihin po niyan, pwede na po tayong mag-loan. Pwede na tayong mag-fill up ng loan form. Minsan po, umaabot ng 1 week bago ma-approve ni SSS yung mga in-enroll nating bank account sa SSS.
If ever naman po nawala sa baba ng disbursement account enrollment module yung in-enroll nating bank account, ibig sabihin po hindi na approved ni SSS yung supporting documents na in-upload natin. Possible may problem sa supporting documents na in-upload po natin. Kung hirap po kayo sa pag-enroll ng bank account at sa pag-upload ng supporting documents sa inyong SSS online account, panoorin niyo po itong video ito, nasa aking channel po ito, mga dapat malaman sa pag-enroll ng bank account sa SSS. At kung wala naman po kayong bank account na i-enroll sa SSS, pwede niyo pong gamitin yung CIMB Bank App. Panoorin niyo po itong video ito, paano gamitin ang CIMB Bank App sa pag-loan sa SSS. Ilalagay ko po yung link ng dalawang bidyong ito sa description ng bidyong ito. Nasa YouTube channel ko po yung dalawang bidyo na yan. I-browse nyo lang po. So kung meron na po kayong approved na bank account at approved na supporting documents sa SSS, mag-apply na po tayo ng loan. So una po, pumunta lang po ulit tayo sa e-services. And then, i-click po natin yung apply for salary loan. So once na-click na po natin yung apply for salary loan, dapat ganito po yung lalabas, loan form online po na pipilapan natin. So una po, makikita natin yung mailing address, mobile number at email address natin may nakalagay na pong information. So automatic may nakalagay na po dyan, based po yan dun sa nilagay nating information na nag-enroll po tayo ng user ID and password natin sa SSS. So dyan po magte-text si SSS at mag-i-email po si SSS sa atin regarding sa loan natin. Kung hindi po updated yung address, email ad at contact number na nakalagay kanina sa information natin, i-click nyo lang po yung click here kung gusto nyong i-change yung mga information na yon. Kung hindi naman po at okay naman, wala naman kayong i-update, proceed na po tayo sa next na fill-upan natin. So makikita po natin yung loanable amount natin or yung pwede nating maloan na pera sa SSS. So yung amount na unang makikita natin dyan is yan na po yung pinakamataas na pwede nating maloan sa SSS. Kung gusto nyo pong babaan yung amount na gusto nyo i-loan, i-click nyo lang po yung arrow pababa sa tabi ng amount na loanable natin. So for example, gusto nyo 8,000 lang, i-click nyo lang yung arrow and i-select nyo lang po yung 8,000. So sa choose bank naman po, i-select nyo lang po yung banko na in-enroll nyo at in-approve ni SSS kanina. So sa akin po, ang in-approve ni SSS is yung CIMB Bank App. So yung CIMB Bank of the Philippines, yun yung sinelect kong bank sa SSS. So sa choose the certifying employer naman po, automatic may fill up na po yan. So kung ibang employer po, yung dating employer nyo pa rin yung nakalagay dyan, ang gagawin nyo, papalitan nyo na lang yung information dyan. So, kung alam nyo yung SS number nung company nyo ngayon, i-type nyo lang po yung SS number nila sa employer ID. Kung hindi nyo naman po alam yung SS number nila, i-select nyo na lang sa employer yung pangalan ng company. So, dapat po mapalitan nyo yung employer na nakalagay dyan kung iba na po yung company na pinagtatrabahuan nyo. Kasi po pag hindi nyo napalitan yung employer na nakalagay dyan, hindi po maa-approve ng dati nyong employer yung SSS loan nyo. Need po kasing i-approve ng employer muna yung SSS loan application nyo bago i-approve ni SSS. So make sure tama po yung employer or company na nakalagay po dyan. And if ever naman po na file nyo na yung loan application form nyo online at hindi nyo napalitan yung company nyo dyan, okay lang po kasi after 5 to 7 days, mag-expire na po yung loan application na yan pag hindi na-approve ng employer. So, pwede na po kayo ulit mag-reapply and make sure tamang employer na po yung ilalagay nyo. So, once na fill upan na natin yung mga information na kailangan, makikita po natin sa baba yung I agree to terms and condition. I-click lang po natin para malagyan ng check. And kung may mag-pop up po na ganito na do you want to download terms and condition, i-click nyo lang po yung cancel para tuloy-tuloy po tayo sa pag-fill up ng form. Pero pwede nyo rin pong i-download kung gusto nyo. And then, balik na lang ulit kayo sa browser ng pag-fill up ng loan form. And once may check na po yung I agree to terms and condition, i-click nyo lang po yung proceed. And then, makikita po natin yung loan proceed natin and may certification and agreement policy si SSS. Basahin na lang po natin. And then, i-review po natin yung mga information na nakalagay. Makikita natin yung loanable amount natin at saka yung net proceed.
So yung net proceed po natin, yun po yung mapupunta sa ATM natin. May konting bawas po si SSS para sa processing fee. I-review nyo rin po yung certifying employer kung tama ba, para in case na mali, pwede nyo pang palitan. So once na-review nyo na po yung information, i-click nyo lang po yung submit. Kung may papalitan pa po kayong mga information like employer, i-click nyo lang po yung cancel. So once na-click nyo na po yung submit, may magpapapop ulit na notification na magsisend daw ng information to SSS. Gusto mo daw bang i-continue, i-click nyo lang po yung okay. After that, na-submit na po yung loan application natin sa SSS, may lalabas po na notification na you have successfully submitted your salary loan application. So may nakalagay po dyan na waiting po ng certification or approval ng employer nyo. So inform nyo po yung employer nyo or yung company nyo na nag-apply po kayo ng loan online para po ma-approve nila. So once na-approve na po ng employer nyo, saka pa lang po siya i-approve ni SSS. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Marjorie Tabang Vlogs. Kung may natutunan po kayo sa video ito, please like and share po itong video ito. And please subscribe po sa aking channel for more helpful videos na aking upload. Thank you po for watching. Bye-bye!